O, so ang latest news po natin sa NBA, ang Golden State Warriors interesado daw na kunin muli si Kevin Durant sa isang possible trade. Ay nako, yung mga Warrior fans naghihimutok ngayon. Marami akong mga kaibigan na Warrior fans na parang ayaw nang bumalik si Kevin Durant dyan sa Golden State. So basahin po natin yung news pagkatapos mag-react po tayo. Kevin Durant's quest to find a new home for a trade could take him to a place he knows very well. Ito po ay galing sa Bleacher Report. Okay? Appearing on ESPN Radio, Mark Spears called the Golden State Warriors a team to keep an eye on for Durant. So posible daw po na baka kinakausap din ng Golden State ang Brooklyn for a possible trade dito kay KD. So sabi ni Mark Spears, "It's no surprise to me that Warriors have interest in Kevin Durant. So does more than half of the league. It's Kevin Durant. You better make the call if you're an NBA GM. It's Kevin Durant." So yun po yung sinabi ni Mark Spears. Tama naman siya. Siyempre, at least tawagan mo lang yung Brooklyn, di ba? Simulan mo lang, baka may possible trade. Si Kevin Durant yan, talagang nakita naman po natin yung nangyari nung nandiyan sa Warriors si Kevin Durant. Halos impossible to beat. Kung hindi pa po na-injured si Klay tsaka si KD, dapat three-peat yung Warriors nung nandoon si KD, di ba? Fourth championship nila nung panahon na yon. Dapat napaaga yung fourth championship nila. Kaso yun nga po, na-injured. Tapos yun na, nagkaaway na sila ni Draymond, lumipat na dyan sa Brooklyn. At yung Brooklyn, hinintay na gumaling si KD. O ngayong magaling na, gusto namang umalis ulit ni KD. Kasi ang gulo din naman dun sa Brooklyn, di ba? Yung problema kay Kyrie and yung naging problema kay Harden. So lahat na yon naging mga dahilan kung bakit gustong umalis ni Kevin Durant. So basahin po natin, ituloy po natin. Ayun. "Even though the Warriors have the pieces necessary to potentially make a run at Durant, it's unclear if they would seriously consider it." Ayun. "General Manager Bob Myers has been very strategic about maximizing this current window with yung tatlong stars nila, si Curry, si Thompson, si Green, and keeping an eye on the future." Talagang nakaset sila for the future eh. Kasi si Jordan Poole, siya yung shooter nila. Bata pa, so mahaba-haba yung career sa kanila. O tapos nandyan si Andrew Wiggins, bata pa rin. O si James Wiseman, on recovering lang. So yung pong kanilang future talagang pinaghahandaan po nila. Meron nakikita nila na window na prime pa nitong si Curry, si Thompson, si Green. Pero after nun, yun na, pine-prepare na nila yung next batch ng superstars para po dito sa Golden State. At baka magulo po yun, at talaga magugulo yun kapag bumalik ulit si KD. So, there was a lot of speculation na the Warriors could move the number 2 overall pick, pero they selected Wiseman. Ayun. So kasi recent na nangyari na wala ng depth yung Warriors kasi nawala sa kanila si Gary Payton II, yung anak ni Gary Payton, napunta sa Blazers kasi nabigyan ng mas mataas na contract. Hindi na nahabol ng Warriors yung sahod nitong si Gary Payton kasi kailangan nilang i-accommodate si Jordan Poole. Kailangan nilang bigyan ng magandang sa kailangan nilang i-secure yung mga stars nila like si Jordan Poole. So itong si Gary Payton, in as much as gusto siyang ma-retain ng kanyang mga teammates, hindi matapatan ng Warriors yung sahod na pwedeng ibigay sa kanya sa ibang lugar. At itong si Gary Payton, dahil lang galing yan sa kumbaga yung kanyang journey pa NBA matagal eh. Hindi siya kaagad na draft, hindi siya kaagad nakapasok sa team. Ngayon pa lang siya mababayaran ng maayos. So pinili niya na lumipat sa Portland, nagka-championship ring na naman siya, okay na siya. So he's going to secure yung kanyang future naman. So he's going for that big pay ngayon. At nawala din si Juan Toscano-Anderson sa free agency. So nawala ng depth yung Warriors. Diba? Pero ayun. Si Jordan Poole has one more guaranteed season in his rookie contract. Ayun, pero reporting last month, yung kanyang offer would likely be
4 years, $100 million. So mukhang mababayaran din talaga ng husto itong si Jordan Poole. They are securing Jordan Poole kasi nakikita nila sa kanya yung future ng Warriors, yung kanyang formula. Parang siya yung papalit dun sa Splash Brothers eh, diba? So yung kanyang shooting talaga, napaka-importante para sa future ng Warriors. Pero perhaps a more significant question, ano yung sino yung i-give up ng Warriors para makuha si Durant? Yun, so after Durant made his trade request, sabi ni Woj na Golden State's title win played a role dun sa decision ni Kevin Durant. Parang nainggit daw yata itong si Kevin Durant nung nakita nag-champion yung mga Warriors nang wala siya, naisip niya, ano ba yan, nabubulok ako dito sa Brooklyn, kailangan kong mag-champion, kundi parang baka katawa-tawa ako kasi sabihin ng Warriors, eh, kaya pa naman namin mag-champion kahit wala ka. Ikaw, nung umalis ka sa Golden State, hindi ka na nagka-championship uli. So yun ang maaring motivasyon ni Kevin Durant kung bakit niya gusto lumipat sa ibang team na mas malaki yung chance niyang mag-champion. Ayun. So, ayun. I think it exasperated Kevin Durant's frustration. Yun po yung sabi dito. So, ayun. So, ang maganda dito kay Durant, ang haba pa nung kanyang contract. Yung kanyang 4-year, $194 million na contract. So kung sino mang team ang makakuha sa kanya, mahaba-haba po yung pong hawak sa kanya. So marami na tayo nababasa natin sa Miami, nababasa natin sa Phoenix, nababasa natin sa Boston. Posible, talagang merong interest talaga. Ang mabigat dyan, ang parang lumalabas doon sa chismis, para bitawan, para makabalik si Kevin Durant sa Warriors, kailangang bitawan ng Warriors yung mabibigat eh, sa mga kailangan kasama si Andrew Wiggins, si Jordan Poole, si Kuminga. So mga important role players sa Golden State Warriors at mga bata. Kumbaga sila nga yung future ng Golden State eh. Parang you are giving up yung future mo for a chance to get Kevin Durant now para mas sigurado kayong mag-repeat championship. And let's see, parang ayaw naman niya nung management ng Golden State, yung mga fans parang ayaw din, pero merong possibility eh. Merong usap-usap eh. Tingnan natin kung saan mapupunta. Kasi anything can happen talaga. Kevin Durant, pipiliin niya kung saan siya merong best chance na mag-championship. O tingnan po natin ano yung mga willing i-give up ng mga teams para lang po makuha itong si Kevin Durant, who is looking to win, now. Gusto na po niyang manalo ngayon at the prime ngayon po. Ngayon na po niya gusto mag-champion, 'di ba? So tingnan po natin kung saan pupunta ang storyang ito at kung sino-sino ang makukuha ng Brooklyn para dito kay KD. So ayun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Please subscribe dito po sa Models of Manila Sports. Kung di pa kayo nakasubscribe, ito po yung ating bagong channel sa latest NBA news. Tapos yung ating basketball team. So sa Friday, meron po tayong game sa San Juan, sa Flying V Arena, yung Models of Manila. Makakalaban po yung G Channel. Tapos sa main event ay nandoon po yung Mavs Phenomenal Basketball. So see you po Friday sa San Juan, Models of Manila Basketball. So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Sa Loyal for Life. Bye-bye guys.